Hello guys! Welcome to Rico's Kitchen. This time ay ipapakita ko sa inyo yung recipe ng authentic Bicol Express, yung na-feature sa Channel News Asia dito sa Singapore. Ayan, para makita nyo naman kung ano yung eksaktong recipe na pinakita ko doon sa show, and then kung ano ba talaga yung authentic na Bicol Express. Ayan. So iba yun kaysa dun sa nakita nyong Bicol Express na recipe na pinakita ko sa unang vlog ko. So di sa may kita nyo, kaya samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ng buong-buo. Okay, so ito yung mga kakailanganin nating ingredients para dun sa authentic na Bicol Express recipe. Okay, una, so kailangan natin ng bawang, sibuyas, at syempre, ito yung bagoong, na alamang na bagoong. Ayan. And kailangan din natin ng olive oil na panggisa. Syempre, pinaka-importante yung gata. Okay, so this is 500 ml ng coconut cream or coconut milk. Tapos ito, isang packet ng green chili. And of course, ayan, so 500 grams ng pork belly ang gagamitin ko. And pre-cooked na siya, so pinalambot ko na siya para mas masarap siya pag naluto. So, yan lang yung mga ingredients na kakailangan na natin. And since meron na tayong bagoong na alamang, so hindi na natin kakailangan, pwedeng hindi na natin kailangan ng asin. But just in case na medyo kulang pa rin sa alat, pwede nyong dagdagan ng asin. Yan, para mas mas masarap para sa inyo ang mas maalat ng konti. Alright guys, so mag-umpisa na tayong magluto ng Bicol Express. Ayan, okay guys, sige, umpisahan na natin magluto ng Bicol Express. Ayan. Okay, ilagay na natin yung olive oil. Yung tamang amount lang na may gisa natin yung mga ingredients. Ayan, tapos hintayin lang natin na medyo uminit siya ng konti. Tapos saka natin ilagay yung bawang. So ilagay na natin yung bawang. Haluin natin. Tapos hanggang sa medyo mag brownish ng konti. Lulutuin muna natin ng konti yung bawang bago natin ilagay yung sibuyas. Yung iba naman, inuuna nila yung paglalagay ng sibuyas bago yung bawang. Pero ako, inuuna ko yung bawang bago yung sibuyas. So, hindi natin kailangan sobrang lutuin yung bawang para hindi siya matunog. So, pwede na natin isunod actually yung sibuyas, yung onion. Yan. So, halu-haluin lang natin hanggang sa yung onion medyo maging maging transparent siya ng konti. Okay, ngayon naman ilagay na natin yung ginger. O yung luya. Kapag medyo luto na ng konti yung luya or yung ginger, pwede na natin isunod yung pork belly, yung pre-cooked na pork belly. Ayan.
sa tingin nyo medyo too dry, pwede nyo dagdagan ng konting olive oil. Habang ini-stir fry natin yung pork, pwede na rin natin ilagay yung ating bagoong na alamang. Ayan. Ayan. Pa natin halu-haluin. Ayan. Para ano siya. Naikalat din sa mga pork. Ayan, para yung lasa niya, ayan, sink din sa ano, absorb ng kahit pa paano ng pork muna bago natin ilagay yung gulay at saka yung lasa. Ngayon naman ay ilalagay na natin yung green chili, yung chopped na green chili. Ayan. So, medyo damihan na natin yung green chili. Ayan. Ayan, ngayon naman, pwede na natin ilagay yung gata o yung coconut cream. Haluin lang natin. Ayan, tapos pwede natin siyang lagyan ng ground na black pepper. Actually, yung ground pepper, makakadagdag din siya ng kaunting anghang. Ayan. So, aside from dun sa ginger at saka dun sa green chili, so ground pepper, makakadagdag din siya. Ayan, para mas masarap, syempre. So from here, hihintayin na lang natin siyang kumulo, tapos haluin lang natin siya tuloy-tuloy. Once in a while, haluin natin, tapos hintayin natin siyang maluto ng husto yung gata hanggang sa maglangis-langis siya. So maging mamantika ng konti.
Pero yung magiging langis-langis niya, aside from dun galing dun sa pork natin, mostly magagaling dun sa gata. Which is yun yung nagpapasarap dun. Ang pinaka-importante kasi dito is yung lulutuin mong mabuti yung gata para hanggang sa magmantika siya ng konti. At yun ang mas magbibigay siya ng mas masarap na lasa para dun sa atin. Bicol Express. Ayan. So, hintayin lang natin siyang maluto ng husto, but once in a while, hahaluin natin yun. Ayan. So, kumukulo na siyang mabuti, halu-haluin lang ulit natin siyang ayan. Ayan. So, tuloy-tuloy natin yung paghalo nito. Luto na yung gata niya, pero kailangan natin, ang gagawin naman natin ngayon is hintayin natin siyang maging super sticky or maging malapot hanggang sa magmantika na siya or maging oily yung nature ng gata. Tapos, check nyo na lang kung okay na sa inyo yung alat. And kung sa tingin nyo medyo kulang yung alat, and pwede nyo dagdagan na lang ng asin. And instead na, or either asin or dagdagan nyo yung, bagoong na alamang kung gusto nyo mas malasa pa yung bagoong. Yeah, so lumalapot na siya, hintayin na lang natin siyang magmantika. Ayan, so kung nakikita natin, medyo nagmamantika na siya. So, basically, luto na siya. Luto na naman talaga siya. Mas okay na yung lasa niya kapag ganyan.